Hi guys, for today's video, gagawa naman tayo ng crispy tawilis okoy. Yes, yung maliliit na isda na tawilis guys, ang ating ginamit dyan. At ang mga sangkap nga pala na ginamit natin ay nandyan na sa video. At ilalagay ko rin yan sa ating comment section. Pinagsama-sama na nga pala natin lahat ng ating seasoning at lahat ng sangkap natin dyan sa ating tawilis. Hanggang sa mag-bonding all together silang lahat, i-mix lang natin yan mabuti at iset lang natin yan for 5 minutes. So after 5 minutes, ayan, medyo lumapot na at nag-set na yung ating mixture. Ayan na guys, so make sure nagpainit na tayo ng mantika. Kailangan mainit yung ating mantika dyan para naman mag-golden brown yung ating okoy. Yan, scoop lang kayo guys ng ating mixture. Once na malagay nyo na yan guys, huwag nyo na muna siyang babaliktarin. Antayin natin yung mga 2 to 3 minutes bago natin siya baliktarin. Para sigurado tayo ay hindi na sila maghihiwa-hiwalay at magiging buo ng ating mixture na yan. Ayan, medyo nag-brown na siya. Ayan, golden brown na ang ating okoy. Make sure golden brown siya para crispy-crispy. O, diba? O, after nyan, gagawa naman tayo ng ating sausawan na suka. Make sure ilagay nyo ito sa paper towel para naman ma-absorb ang excess oil o kaya naman sa strainer para tumulo ang excess oil niya guys. Sunod, ituloy lang natin ang pagpiprito sa ating okoy. Guys, at tapos na nga ang ating suka. Naku, napakasarap ng ating suka. O, diba? At atin nang ihain ang ating crispy okoy. Ayan na siya, guys. Ang ganda ng ating pagkakaprito sa ating okoy. Naku, talaga naman, napaka-crispy niyan. At panalo-panalo ang ating suka, guys, para sa ating okoy. Kaya ano pang hinihintay niyo? Subukan nyo na rin ang ating recipe for today. See you on next video. Bye!